bali, karating lang namin, tapos ito na muna yung magiging room ko. So, ito na magiging tirahan ko for the next 6 months. So, dito na ako. Back to work na naman. Back to scene na naman ako. So, samahan niyo ako sa paninirahan ko dito sa barko na to. So, sana maganda yung samahan namin. So, tingnan natin. Bababa muna ako at magto-turn over kasi duty ng duty pa ng karelyebo ko. So, samahan ko siya. Ito na, nagpakita na ako sa aking mga alaga para naman hindi nila ako bibigyan ng problema pag kaming nagkasama. So, ayan. Lalambingin ko lang muna sila saglit. Saka na yung formalan namin. So, babalik na ako sa aking kabina kasi mamayang gabi. Magsisimula na yung bunkering nila. So, bunkering nila mamayang gabi. At dahil bunkering nila mamayang gabi, siyempre, sasama ako. Nasa baba. Barge name siya? Hindi pa makita yung barge name? Gawin nyo, ihilahin nyo lang to hanggang bumuka. So makuha kayong bowsing line para i-attach dun sa strong point ng barko. Pwede ka rin tumalon within 4.5 meters, hindi ito mabubutas kahit talon yun. Pero tagal lang siya. Pwede yung 25% to ah? 25. Port and starboard, 25% na kaya. 6. Sa proa. Sa proa, 6. Natandaan nyo, baka tanong ng Coast Guard yan. Pero nga iikot pagka da-ahead nyo astern. Pero kung naka-disengage siya, libre lang siya. Pag mag-ahead kayo, mag-astern. Pang-testing lang to talaga ng makina yung naka-disengage. Hey, thank you. Pag-ahead ka na ng cooling pa rin. Always and may cooling. Basta tatakbo yung engine natin, lagi tayo may cooling. Okay. Oh, sige pa, sige pa. Agad. Did it stop? Again? Ayan, hindi na lang. Then off. Okay. Okay. And then, mode selector, ilagay nyo sa manual. Okay, tinga. Libre. Then, start. Hila. Sweet. Oh, ACB close. Naka-close tayo sa ano ngayon? Sa main switchboard, ha? Okay. Ano sec? Okay tayo, ha? Wala tayong problema. Di bali, sa ano na lang, may post grab. Yung talaga, maganda naman yun. May pasok sa logbook. Ito third. Yung tanki kasi natin, less than 500. Okay, kaya hindi quick-closing ito. Di ba, pag natapansin mo, may ibang barko na quick-closing ito eh. Yan ang isang tatanungin nila. Pakitest nga yung quick-closing ng emergency generator. Sir, wala tayong quick-closing. Uy, bakit wala tayong quick-closing? Yan ang sasagot, ha? Yung capacity ng tanki namin, less than 500. Pag above 500 na, kailangan nyo ng quick-closing. Ha? Okay.
Persolas kasi, yung emergency generator, dapat tumakbo siya continuously ng 18 hours. Yan ang ano, yan ang nasa regulation natin. So ito yung dapat na naman ito, 360. Ay, nampas tayo, 380 na. Okay. So ganun pag sumagot ha. Pag tinanong. Dito sa early water separator, titingnan nila, tinesting nila yung ano yung running ng oily water separator kung walang langis, ayan, kung gumagana yung three-way valve, yung alarm, ayan yung mga chine-check nila sa oily water separator, sa OWS. Tapos mga certificates, ayan, chine-check din nila yan. So kami, ito, sunod-sunod lang, so ayan. Nakabuntot sa kanila in case may tatanungin. So, ayan, buntot-buntot lang kami. Para din hindi nila masabi na takot kami sa kanila, di ba? At dahil inspector sila, so kami nakabuntot lang. Ayan, kung ano lang tinitignan nila, naghahanap ng mga mali, mga deficiency sa amin. Kaso, parang, syempre, wala silang mahanap, malinis eh. Testing din ng fire alarm gamit ng heat detector kasi dito kasi sa bandang area na to, dito yung heat detector. So, ayan, tinesting nila yung heat detector, smoke detector, ayan, tinitest din. So, sa side ng engine department, yung chine-check nila, yung ini-inspect nila is yung oily water separator, yung fire alarm, bilge alarm, rescue boat, emergency generator, mga critical na mga safety equipments.